Sir, ito yung ibibigay ko na lang sa kanya. Yan, walang tama. Ayan, Honda Fit na naman yung ating gagawin ngayon, mga sir. Issue pala nito, mga sir, maingay pagka pinaiikot natin yung gulong. Ngayon, kinalas ko na yung kanyang mga gearing dahil chinik po yung kanyang gearing. Ngayon, dahil kapapalit lang to nung kahapon lang yata daw to nagpalit. Ngayon, nung pinalitan ng bearing, mas lalong umingay. Yan, kung makikita nyo yung bearing, may takip. Dapat yung takip na yan, dapat tinatanggal din yan. Kasi pagka mayroon yung takip na yan, syempre hindi papasok yung gear oil dyan. Ngayon, pagka hindi pumasok yung gear oil dyan, at wala siyang pampadula sa bearing, magkakaroon siya ng ingay. Yan, maganit yung ingay niya. Tapos ito, may isa rin problema kasi hindi tinanggal dahil wala daw pantanggal. Tapos ang masama pa dyan, pinokpok ito. Tapos ngayon, nabusalsal yung salpakan natin ng tornilyo dito sa may kabila. Ay, lilipat tayo sa may kabila. Papakita ko sa inyo. Yan, ito mga saro. Sinensel dito. Like kung pinapaalala na kapag once na magtatanggal kayo nito, mga sir, at medyo mahihirapan kayo magtanggal, ang gagawin nyo lang dyan para hindi masira dito, kasi ito makikita nyo ginrender na lang dito dahil hindi may pasok yung bearing. Yan, dapat hindi yan ginagrinder, mga sir, lalo kung hindi pantay yung pagkakagrinder. Sisirain naman nito yung crankcase cover bearing natin. Kaya mahal pa naman ang crankcase cover bearing natin. Yan. Kapag ganyan, huwag nyo nang pilitin. O di kaya kung gusto nyo, kung sakali naman, yung bearing na ginagamit ko, yung bearing na walang tanso, yun, pwede nyo gamitin dito kapag ganito yung problema. O di kaya kung magtatanggal kayo nito, mga sir, ilagay nyo muna yung nut. Ito yung nut. Ganito yung mga ginagawa ko, mga sir. Kapag nagtatanggal ako ng shaft drive, inilalagay ko to. Tapos gagamit ako ng tubo na pasok dito. Dapat huwag nyo isasagad dun sa may mismong thread ng ating drive shaft kasi baka matamaan, mahirapan din tayo maglagay nito. Yan, dapat ganyan. Saka ito yung inyong pukpukin kasi hindi naman ito mahirap tanggalin. Yan, iniiwasan natin dyan yung masira to. Yan, lalo kung ang gamit yung bearing, yung stock pa rin, yan, sisirain nyo yan. Kapag nire-grinder yung shaft drive natin, kaya nito, medyo mayroon na rin siyang kunting tama dahil dun sa pagkaka-regrind ng drive shaft. Kaya iwasan nyo dapat na hindi matawaan ito. Yan, iwasan nyo dapat. May papakita ko sa inyo, mga sir, kung paano ito magtanggal. Alam ko marami na akong naging video na ganito kung paano ko magtanggal. O di ka, mas maganda kung may tubo kayo na singlaki dito, nito, yung saktong-sakto rito, pero dapat mahaba yung hindi makatamaan to. Kasi napakahirap po maghanap nito, mga sir. Presyo nito nasa 740 to 600 to. Yan, yun iniwasan natin, mga sir. Tapos bago nyo to tanggalin, may lock po yan sa may kabila, sa may bearing nya. Dapat tanggalin nyo muna yan bago nyo ito pukpukin o sinsilin to. Yan, ito mga sir, tatanggalin nyo muna to. Kasi kapag sininsil nyo agad yung shaft drive natin nang hindi nyo yan binabaklas, itong stopper natin, yung lock, mababali yan. Kaya dapat tanggalin nyo kung na yan. Basta kapag maglalagay kayo ng bearing o magpapalit kayo ng bearing nyo, mga sir, dapat ingatan nyo kasi kapag once na ganito, nasira, mapapabili kayo ng bago. Sample nito.
nagpalit ng bearing kaso hindi naman tinanggal yung cover. Dapat tinatanggal po yung mga sir para hindi masira yung ating bearing. Dahil dito sa gearing na yan, naliligo yung bearing na yan sa ating gear oil para matagal yung buhay ng bearing. Pero kung sakali naman na hindi naman naliligo ng ano yan, ng gear o yung ano, yung gear oil, ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yan tapos sinalagyan ko ng maraming grasa. Dito sinalpak lang. Nalilipat naman tayo sa may kabila at tatanggalin natin ng mga sir. Yan, dito naman tayo mga sir. Ito mga sir, ito yung ginagawa ko. Nalagay ko muna yung nut dyan, tapos yan, may tubo ako. Ito yung shock na nasira. Ginawa ko na lang pansinsin. Dapat yung malaki rin yung butas. Yan. Mabilis lang po itong tanggalin. Kaya hindi nyo na kailangan dito pasinsilin yan. Ilagay nyo lang yung nut nya, tsaka sinsilan nyo ng ano, tuktukan nyo ng martilyo ponti-unti, kusa na po yan lalabas. Ngayon mga sir, dahil ito'y sira na, bibigyan ko na lang si sir ng drive shaft. Mayroon akong mga naitatabi na okay-okay pa. Yun na lang yung ating ibibigay. Dahil ito, yan, hindi yan pwede. Pinatulis na lang. Yan, yan natin ito gagamitin mga sir. Bibigyan ko na lang si sir ng isa pang ganto at yun na lang yung ating lalagay. Ang kukunin ko lang dito yung lock lang. Yung lock. Ito lang. Yan mga sir, ito yung ibibigay ko na lang sa kanya. Yan, walang tama. Yan. Wala, ano, tinanggal ko na rin yung bearing nito kasi may nakalagay na bearing diyan. Tinanggal ko na rin. Tapos ito yung dating nakalagay sa kanya. Yan. Yan, grinder. Kaya obligado magpapalit tayo niya mga sir kasi sisirain niya yung crankcase cover bearing niya. Pero kung yung bearing naman na ano na walang tanso, ayun po, pwede pa natin 'tong magamit. Kaso ginrain na. Kumbaga pinatulis na. Hindi yan uobra. Ngayon, pinabili ko siya ng ano, ng bearing dalawa. 6301 yung isa at 6204 naman yung isa. 6204 yung para dito mga sara. 6204. Kasi nagtanggal pa ako ng isang bearing dito mga sir sa loob niyan. Yan, kaya at winilding ko naman yan kasi ayaw ko makabutas ng crankcase. Ay, lalagay ko muna ito mga sara dito. Yan, wala na ito. 4 kilo na yan. Okay, lalagay ko muna ito. Ito mga sara, nalagay ko na yung bearing. Dapat po ganyan. Excuse. Dapat tinatanggal nyo yung cover. Hindi tulad nito mga sara. Yan, hindi tinanggal yung cover. Kaya masisira yung bearing natin. Kaya dapat ganito yung gawin nyo. Kapag ka once na maglalagay kayo nito sa drive shaft ninyo, tatanggalin nyo yung cover ng bearing. Kasi itong bearing na to naliligo sa gear oil. Yan, nalagay ko na. Yan, tapos ito yung dati nya. Yan, yan yung pinagkaiba. Ayan, lalagyan natin ito mga sir. Tapos yung isang bearing pa, lalagyan na rin natin. Ay, lilipat naman tayo dun sa may kabila. Yan, dito tayo sa may kabila na naman. Yan, tinanggal ko na yung bearing dito mga sir. Ang pinantatanggal ko na bearing po dyan, wini-welding ko po yan mga sir. Kung sakaling gagamit kayo ng welding mga sir, tanggalin nyo yung terminal ng battery, yung positive. At kung gusto nyo makasigurado, tanggalin nyo yung socket ng ECU natin dito sa may pinakailalim kung Honda Beat po yung motor nyo. Pagka sa Honda Click, kahit battery na lang. Eh, lalagay ko mo ito mga sir, bearing. O yan mga sir, nilubog ko na yung ano, bearing. Size po nyan, ano, 6301.
Tapos susunod naman natin to. Basta pagka magkasauli kayo nito mga sir, lalagyan nyo muna siya ng ano, ng langis, kaya gear oil. Basta may pampadulas lang. Yan, lalagyan natin to. At kapag kayo naglalagay nito mga sir, huwag po kayong magpupukpok dito para hindi masira yung bearing natin. Kapag magsisinsil kayo niyan, dapat dito sa gilid-gilid lang. Okay, gamitan nyo ng butane para mas mabilis. Pero sa akin na hindi ko na papainitan ng butane kasi madali lang din naman ito maglubog mga sir. Basta pag magsisinsil kayo dito ipaikot nyo lang. Ayan, nailubog na natin. Ganun lang po kadali kung paano maglagay ng bearing nito mga sir. Pasang gilid-gilid lang po. Yung gear naman natin, yung gear naman yung ating ilalagay mga sir. Ayan, lalagyan nyo mo siya ng langis. Dito mga sir, ang ginagawa ko rito, ginagaya ko lang yung ano, kung ano yung pagkakatanggal dyan. May mga marker naman ng gear dito. Yan, gayahin nyo na rin. Kasi kapag kaminsan, kapag ka nabaliktad natin, iba yung tunog ng gear. Yan, tapos may palatandaan din naman dyan mga sir. Yung number na yan, dapat nasa labas yan. Parang ganyan. Yan, medyo ano pa, maingay pa dahil wala siyang ano, gear oil. Yan, dito mga sir, kung itong gasket na gagamitin ninyo, kaya dito, bubutasan din natin dito. Ayan, lalagyan natin ang gear oil ulit. Lalagyan natin yung ano, yung takip. Ayan, lalagyan mo na siya ng butas. Tapos itong breton hose na ito, huwag nyo makalimutan yan. Dapat ibalik yan sa tamang pagkakalagay. Kasi pagka once na mali yung pagkakalagay o di kaya hindi na ibalik na maayos, maaaring pasukan ng tubig yan, masisira yung ating gearing. Okay, dito naman tayo at ilalagay natin yung mga crankcase bolt dito. Babalik na natin lahat. Dito mga sir, may dalawang maliit. Dapat yung dalawang maliit na yan dito sa gilid. Malapit sa tanggalan ng ano, ng gear oil wala. Ayan, smooth na uli. Ayan, walang kaingay-ingay. Hindi tulad nung una. Hindi ko lang kasi naipakita sa inyo mga sir kung bago ko siya ano, tanggalin. Kasi ang nagiging purpose ko lang mga sir, kaya binidyo ko to. Dahil dun sa pagtanggal nito, at dapat ito hindi yan ginagrind. Tapos yung isa pa, yung sa bearing, dapat yung cover, dapat tinatanggal yung takip na para hindi masira yung bearing natin kagad. Ito mga sir, kapapalit lang nasira agad.
Yan. Kaya yun yung naging purpose ko kung bakit ko uli ito binidyo, mga sir. Okay, bali, babalikan natin yung crankcase nito. Yun, mga sir, ibalikan natin lahat ng mga parts na binaklas ko rito. Yan, tapos nalagyan ko na rin siya ng, ng gear oil. Yan, wala nang kaingay-ingay. Ito yung ating filter, mga sir, saka dalawang bearing kasama ito. Ayan. Okay, hanggang dito na lang itong ating video, mga sir. Dapat ganun lang po gawin nyo sakaling ganito rin yung magiging problema ng motor nyo. Okay, maraming salamat.